no? Ano yan? Hello, ano yan? Breakfast and lunch. Fresh from Little Garden. Breakfast and lunch. Gulay po tayo dyan. Nakayagi. Nandito naman tayo sa Book of Sayagi. Tara, tingnan natin kung ano naman ang meron. Kasi yung mga hapon, mahilig din sa mga ano, recycle shop eh. At tingnan natin. Pasukin natin kung ano naman ang meron dito sa Book of Sayagi. Yan. Dito meron ng CR, may mga palaro ng mga bata. Mga gamit. Lahat nandito eh. Yan guys. Naman tayo sa ano, second floor. Ayan po sila, oh. Yung mga naka-bolts na mga gamit. Ayan. Mga wallets. Ayan po sila. Yung mga bag na mga signatures. Ayan po. Tapos ito po mga sapatos. Ayan. Marami po dito sapatos. Katulad nito is dalawang lapaches na Nike na sa presyo na po ng 9,000 pesos. Punta muna daw kami sa taas. Ay, gusto na namang nakita naman si Kulit. Ay, yung cart eh. Tapos yung ilang ito. Yun na siya o. Wala naman tinitingin na bibilhin. Apple. Mga may hilig sa Apple. iPad Pro. 64 gigs equivalent to $55 na lapad plus ano, $55 na limang lapad at ayan, limang lapad at kalahati, so anim na lapad, so equivalent to nasa $25,000 na de? $25,000 na po yan yung iPad na yan. Tapos yung mga to naman is iPad mini naman siya is limang lapad, so equivalent to $20,000. Kasi depende po sa palit eh. Kaya magano lang po tayo na mag-less size na nasa nga 20 to 25,000 siya. Yung mga cellphones. Ito po sila yung mga cellphones. Ano, nakikita nyo po siya. Ayan. So, ang presyo niya is 4 na lapad. So, hanggang, ayan, 4 na lapad. So, pag Philippine money is for nasa ano po siya, kulang 20,000. 18,000 pesos po. 3 months warranty po siya lahat eh. Mura po, nag-sell po siya minus 2,000, minus 3,000 pa po siya. Yan po ay pinag-uusapan natin. So, nasa ano po siya pag iPhone po, sis, tumatakbo po siya sa 25,000 hanggang 35,000 Philippine money. Second hand po siya. Pero yun nga lang po, hindi pa po ito open line. Kailangan nyo po ito open line pag dyan po sa Pilipinas. Po, yung mga iPhone lovers dyan, punta na po lang kayo dito sa Yagi, sa Book Off. Mga laruan din ng mga bata, marami din po yung mga collection po. Ayan po yung mga baril-baril, katulad ng mga to. Ayan po, presyo niya 750 yan. So, equivalent to Philippine money is nasa 300 pesos na po. Yung mga hapon na nililinisan talaga nila. Bago nila ibenta, tsaka yung mga ibang hapon din. Kunti lang na ayos nila ang gamit nila, babalik natin, bebenta na ulit tapos. At tulad nito, 1,000 yen na rin po siya pag Philippine money, itong robot na to. Pag Philippine money pala siya, si Comfort is 400 pesos. So imagine niyo po, maganda po talaga siya. Ang tutusin, quality po talaga dito. Yung mga Japan surplus po, quality po talaga sila. Yan po, meron din mga pang bata. Kaso lang, wala akong babae. Ayan, mga dollhouse po is Philippine money is nasa 2,450 yen siya. Pag Philippine money is pumapatak po siya ng 1,200. Kaya dito mo talaga makikita yung mga quality talaga dito sa Japan. Talagang bago nila nilalabas yung mga items is sinisigurado nilang malinis at maayos. Ayan, nasa 4,900 po siya. So, Philippine money nasa 2,000 pesos lang po siya itong mga guitars na to. Depende po sa brand.
Merong mga lichen. Ayan, yung lichen po. Vintage quality and performance po is nasa 9,000 ka muna po siya. Is nasa Philippine money, nasa 4,000 plus po siya. Kasi ano po siya, mura po, nagbagsak po sila, nag-sale po sila para magpalit ng mga gamit po ulit. Ano yung mga guitars. Pati branded meron po. Kaya puntaan po natin sa mga branded. And mga course sa pang, ano, tsaka organize po yung pagkakalagay nila. Ito rin po yung mga murang ano, mura na mga alak, mga patawag po nito is mga karumaan na alak, pero mas sabi nga po nila mas matagal, mas masarap, namamahal nga po. Katulad nitong Paradise na to, 6 na lapad, Philippine money, nasa 30,000 na siya. Imagine mo yan, kamahal lang ng mga alak na yan. Mga wines nila, Remy Martin, 5,000 sa Philippine money, 2,000 plus, 2,300. Po yung mga mahilig po sa wine, pumunta lang po kayo dito, yung mga nagpo-collection ng mga wine. Marami po sila dito. Ayan, Camus, 5,000 yen po, Philippine money, 2,300 pesos po siya. Mga wine collectors yan. Whiskey collector, 6,000 na lang po siya. Philippine money, nasa 3,000 pesos. Kulang 3,000 pesos. Pero maganda siya, malinis siya. New York, isang lapad siya. So, Philippine money is nasa 4,800 pesos. Siya nag-sale pa siya. 8,000 yen siya. So, equivalent to Philippine money is nasa 4,000 pesos. Kamo na po, minus 30% pa siya. Nagbagsak presyo po sila para lang po mapalitan na po talaga yung mga items nila. Pa siya. Minus 20% pa siya mga madam dyan. Coach wallet. And Coach wallet, mga wallets po, 7,000 sa Philippine money. Nasa 3,000 pesos po siya. Papuntang hobby po. And yung mga bagay, 13,000 sa Philippine money. Nasa 4,000 pesos na po siya. Minus 20% pa po siya. Kaya po siya nakalagay sa mga stampi na yan kasi syempre para po maingatan yung quality niya. Malinis siya tsaka maganda. Yan po, mga bags po. Mura po. Yan, Prada's bags is nasa 32,000 siya. Philippine money is nasa 12,000 pesos na siya, minus 30%. So nasa 10,000 pesos. Depende po kasi sa brand niya tsaka depende sa gamit. Kung nagamit siya masyado, pero to siguro hindi siya nagamit. Brand new siya. Tapos may 20% off din yung iba po. Ayan po nila, inaayos, nililinis po nila talaga. Talagang sinisecured nila yung quality. Ganyan po talaga ang mga Hapon. Ito po yung mga medyo mura na rin po. Kaya nakasakit na lang po siya dito. Pero ano na rin siya, pwede na rin po katulad nito. Na mga bags ito, Coach. 40% na po siya. Ayan. O, 1,800 yan. Philippine money, nasa, ano lang po siya, 700 pesos. Pwede na rin siya, kung tutusin. Kung nagtitipid ka, pwede na rin po siya. Malinis din po siya, kahit sa mga dog, mga madam. Mura na rin siya, kung tutusin. Saan? O, may pinapabili siya. O, mamaya, titingnan natin. Magkano? Binili mo na? Ayun, may binili siya, ang ingin ng pera. Mama, may titingnan muna natin. Ito, Tomateo. Ha, hi, hi. O, tignan mo muna. Tapos titingnan natin yung presyo niya mamaya, ne? Louis Vuitton lovers dyan. Ito na siya, bags. Slim bag siya is nasa 30,000 yen. So, Philippine money is 12,000 pesos na po siya. Din dito po sa taas, tax free po siya. Japan tax free siya. Kaya kung i-convert mo po siya, mas mura po talaga dito kasi sa ibang shopping mall, sa ibang mga recycle shop. Malinis pa kasi kung nakikita nyo siya, talagang nililinis niya talaga. Sinisecured nila yung quality. Tapos ngayon, nag-sale sila, may mga 30%. Ayan po sila, mga madam, mga
mga Louis Vuitton lovers dyan. Ayan. 1,000. So, 5 lapad, 25 pesos. 25,000 pesos po siya. Tutusin mura siya kung iniisip mo kaysa sa ibang mga shop. Mas mura talaga dito sa Bokof, dito sa Bayre. Magandang sandali nari. Sige, dadali ka talaga ay masta. Sige, dodo. Sige, masta. Bye-bye.